Ayan, ang ganda-ganda ng mood ko ngayong araw na to. Alam niyo mga kaibigan na guest ko, special guest ko for today, kasing ganda ko kasi to. Kaya syempre ang ganda ng araw natin. Walang iba kundi si Mrs. Grand Universe International 2019, Miss Krista Papa. Hi! Good morning! Good morning po. Actually, afternoon na yun. Ito, syempre, nung September 26 ka kinoronahan, Krista, yes, no? Ang bongga. Pero ano ba tong contest na to? Balita ko kasi bukod sa mga misses, may mga miss din na sumali dyan. Sumali yes, rin daw, even Alma Concepcion, no? Yes, pero po. Miss siya kasi single mom siya. Hindi pa naman siya nagpapakasal. So, yes, ano tong contest na to? Bakit ang daming title? Ano ba talagang title ng contest na to? Dahil pati ako medyo nalito. It's really called, ano po, Mrs. Grand Universe. Mm-mm. So, Mrs. Grand Universe. So, may nanalo bilang Mrs. Grand Universe, ikaw, Mrs. Grand Universe International. Yes. Ilang titles ang binigay? Four po. Four. So, ano-anong title yan? Miss Grand Universe, Mrs. Grand Universe, Mrs. Grand Universe Classic, Mrs. Grand Universe International. Oh, ano namin yung category nila, Alma Concepcion? Miss po. Miss Dot. So, it's for single moms and yun po. Ah, ang bongga. So, ilang winners naman sa kanila? Just one po. Sino yun? Si Ate Alma. Ah, siya ang winner. Bongga. Anyways, eto, Krista. Oo. Ikaw, ang nirepresent mo is America. Yes po. Mrs. So, iba't ibang bansa galing yung yes, contestants? Po. Like what? Japan, Estonia, what else? America. Pero hindi sila mga Pilipino. Some of them were Filipino po. Na based on. Yes po. Like Phil Japan, they were representing the Filipino community in Japan. Yes, yeah. Pero eto Krista, lalaban ka international? I'm not sure po. I think sure. So, yeah. Mm-hmm. Kasi ako nung... Ito na po yung international. Ah, ito na. Opo. So sa America, lumaban ka rin ng contest. Opo. Ah, okay. Ano yung nilabanan mo sa America? Just Mrs. Grand Universe po. Ah, so hindi mga Pilipinong contestants no. Na? Ano-ano? It's all sorts po. Ah, talaga. So marami kang kalaban doon. Opo. Ilang kayo naglaban? I'm not sure. Hindi mo na mabilang. When was this? July or June. Ah, okay. My gosh, hindi mo matanda. Anyway, pero eto Krista, bago ka sumalang sa beauty contest, naging artista ka nung bata ka. Yes. Anong pelikula na nagawa mo? Balita ko kasama ka ni Lorna Tarantino, yes, di ba? And Richard Gomez, tama? Yes, po. Oo. Anong pelikula yun? Star hanggang cinema yun eh. Kailan kita mamahalin? Ay, ang bongga. Ito yung nag-aaway sila, di ba? Apo. Tama ba ito? Yung parang mas mataas ang position ni Lorna. Apo. Na ano siya, di ba? Na promote siya. Yes, tapos po. Nagkaroon ng insecurity si Richard Gomez, yes, di ba? Oh, natatandaan ko yun eh. Oo. Yeah. So, anong role mo doon? Ikaw, isa ka doon sa anak? Yes po. Iba parang nag-out of town pa kayo something. Yes. You know? So, so, sandali. Ilang taong ka noon? I was 4, maybe 5. 4 years old? So, that was 23 years ago? Yes po. Kasi you're 27, di ba? Yes po. Oo. So, anong year yun? Like 96, 97. 96, 97. Yeah. Oo. So, nakailang movies ka nung bata ka? Medyo, ano, madami na. Marami. I did Virador with the late Rudy Fernandez. Yes, yeah. Oh, who else? What else? I did Deki. Sorry? Deki. Deki? Opo. Just Tony Alarcon. Deki yung title? Opo. Just Tony. What else? Hindi ka na dito maalala. Pero, maliit pa po kasi ako noon. So, maliit kang bata, nahilig ka ng mag-artista, pero opo. Bakit hindi mo tinuloy-tuloy? Ang dami pa ng movies, ang bubongga pa. Diba? Kasi lumipat na po kami, nag-migrate po kami sa States. Ah, okay. Ilang taong ka noon? I was 7. Ah, okay. Yeah. So, buti ano, hindi ka nagpa-iwan. Munti ka na po. We are in the middle of shooting. Actually po, when we decided shooting to leave. Of what movie? I think it was with Vilma Santos. Really? Yes. So, pinull out ka sa movie na yun? Yes po. What movie is that? And Cherry Pie Pikachu. I don't remember. You don't remember? Yeah. Ito yung ano, yung bata-bata, paano ka ginawa? Tama ba yun? Oo.
Di ba yung Cherry Pie ba yun? Tama ba ako? Ah, hindi. Hindi, yan yung ano. Wait, Claudine Barreto. Oh, anak. Oo, di ba? Yung... Oo, with Cherry Pie. Kasi di ba, mga DH sila sa Hong Kong, di ba? Oo. Yeah. Oo, yun nga. Sorry. Hindi pala yung ano. Bata-bata. Oo. Anyways, so, pinull out ka doon. Yes po. Anong role mo dapat doon? Nag-shoot ka na? Yes po. Anong role mo? I was just one of yung mga anak-anak. So, you're the young, ano, Claudine? I'm not sure, ma. Was I? Yeah. Yeah. I was. Kasi di ba parang si Claudine na naman anak niyang babae doon, di ba? Bongga na nag-rebelde. Yeah. So, oo, sayang, no? Pero ano yun? Nung lumaki ka, na-realize mo na tama lang yung naging decision na, of course, na yes, mag-quit po. Ka na lang. Hindi mo, kasi, na, and mag-migrate, no? Apo. And right now, ka na pasok dyan as FE? Almost seven years ago po. Okay, so ang bata mo pa. Yes. Talaga. So, anong naging buhay mo sa States? Very simple. Kasi sa research ko, you're now staying in Illinois with yes, your po. British husband. Yes, at yung tatlong anak niyong lalaki. Yes, pero po. Your parents sa Chicago. So sa Chicago ka muna. Yes po. Oo. So in Chicago, 7 years old ka. I was used to dito po, nung nakatira kami dito, always nagsishooting, nagbibtr. Uh-huh. And pagdating po doon talagang solely school lang. Talaga? Yes. Hindi mo tinayang mag-showbiz din doon? No. I did join a pageant there, Miss Teen Illinois, in 2010. So, yeah, that was about, yun lang po yung pinakamalapit sa showbiz na ginawa ko doon. So, nanalo ka? No, I was just a finalist po. Okay. Yeah. Okay. Nung madalas akong pumunta kasi sa States, I'm always in LA. Pangarap ko to visit Chicago because of Oprah Winfrey. Apo. Diba? The Harpo Studio. Tama ba yes, ako? Po. So, ikaw ba? Yung mga ano kasi, ang daming mga tourists nagpupunta ng Chicago. Nung lalo na the Oprah Winfrey Show pa, diba? E ngayon, ang studio nila, yung OWN, the Oprah Winfrey Network is in LA. Oo. Pero, dati nga, I still remember, ang dami nagpupunta doon para manood ng the Oprah Winfrey Show. Oh, wow. Oh, ako pangarap ko yung kaso nag-retire na yung show niya, di ba? Hindi ako nakapunta. Pero ikaw? Not yet po. Well, I didn't get a chance, but I did get to watch Ellen DeGeneres sa in LA. LA. Oh, ako din. Twice ako nanood sa Warner Brothers Studio, yeah. Di ba? Sa Studio City, di ba? Oh, so, pero ikaw, hindi ka, kasi bata ka pa siguro that opo. Time. And I got married young din po kasi to my ex-husband. Why ex? Wala na kayo ng British? No. May iba ka pang asawa? Yeah. My God, kasi kompleto yung research sa pinadala sa ako. Ang bongga, 27, dalawang husband. Kadalawa ka na. Sure ka dalawa na, ha? Oo. Yes, mo. So, ano yung mo, ex mo? So, ilang taon ka nag-asawa? I was 19. 19? Yes. Oo, piling ko mahigpit ang tatay mo. Nakalusot yung guy. Yes. Ano siya, Pilipino? No, he was in the Air Force, but he's white. White, so. Okay. So, 19? Yes po. Oo, tapos? And then I started moving around the country. Mm-hmm. Kung saan-saan po kami nagbe-base. Ano ba siya, Air Force? Air Force po, so, yes. Saan-saan kayo na assigned? North Carolina, Texas, Florida. And then we even stayed in Korea for a little yeah, bit. Oo, yung sa mga bases kasi, di ba? American bases, di ba? Yes po. Sa Okinawa, hindi naman. No, hindi. Oh. That was supposed to be yung susunod namin, but... Nag-iwalay kayo? Opo. Hindi kayo ka nakapag-iwalay dahil napagod ka sa kakulit. Hindi naman po. No, actually, kaya po ako nag-join ng pageant na to. Kasi their advocacy is... It's for the women. Opo, for the rights of the women and children. Domestic violence po. So, yes, you're a battered wife? Yes, po. Really? So, ano nag-experience mo? It started out as like verbal lang. Mm-hmm. And then, nung bandang huli po, when I found out na buntis ako dun sa second son namin, ayun, todo na talaga. Dahil ayaw niya? Kasi nabuntis po niya yung mistress niya. May mistress siya? Yes. My gosh. So, ayun, so I decided na, umalis so, ng Florida. Ilan taong ka nun? I was 25, 24, 24, yeah. Okay.
Kasi I had Kaden when I was 25. So anong sabi ng parents mo? They were supportive naman po. I couldn't have done it without them. So alam nila them. Na... No, no. Until I got to Chicago. Kasi so you went back to Chicago from Florida? I drove 15 hours with my newborn son, my two dogs, two hedgehogs. So, syempre, parang takas po talaga. Opo. Ah, so tumakas ka? Opo. So takas lang po talaga. Paano? He went to work and then talagang pinlano ko na siya the night before. And so the night before lang? Opo. So, konting gamit lang dala mo. Opo, kung ano lang yung kakasya sa kotse ko. Yes. The important. It's so nice na talagang dinala mo pati yung dogs. Yes. Parang yun po kasi yung mga unang anak ko. Uh-huh. So, so yeah. So, ayun. So, ano yung pinakamatinding abuse? Talagang na-hospital po ako. And sila, hindi nila alam why I was in the ER. Pero diba, okay. In the States kasi, if you go to ER sa hospital, di ba, they don't just accept you. May mga police doon, may yes mga po. Ano, lahat ng ER doon, there's yes always po. A police na ano. Yes and po. Talagang, di ba, sabihin natin, sa Amerika may pagkapakalamera, mga kapitbahay, mga yes kakilala. Buti walang nagre-report sa police. No, actually, when I got to the ER, kasi on-base din po yung yeah hospital, oh, sabi nila, oh, ano nangyari sa'yo? And I said, ay, nahulog lang ako. No, no, English naman po. So I said, well, I fell down the stairs. Sabi nila, lahat... So pinagtakpan mo pa? Opo. Kasi pag hindi mo siya pinag... okay, may mga ganito kasing istorya. Ang isang friend ko, very abusive din yung husband niya, no? Binugbog siya na nagselos, may parang nagkagusto sa kanya isang serviceman din na nagselos yung asawa niya. Then binugbog siya kahit wala naman nagselos, pero hindi naman siya pumatol or anything, wala namang ano. Pero yun nga nung tinatanong siya sa hospital, yun nga rin nagdrama siya na parang nalaglag siya or something ganyan, no? Kasi kasi matatanggal daw kagad sa service. Apo. Magkaka-record ganyan. Yes, kasi yung anak nila, kasi 'di ba libre ang pagpapaaral, 'di ba? Pag pwede mo kahit even college daw, yun ang sabi ng friend ko. Ayaw niya raw na hindi makapag-college yung anak niya, kaya kailangan niyang pagtakpan. Pero ganun din yung dahilan mo? Nung una po, like sinabi ko, I fell down the stairs. And then they're like, well, nakatira ka sa one story house. So saan hagdan ka nalaglag? And then that's ganun sila, yeah, di ba? Talagang and so, hindi basta pag may sinabi kang dahilan, basta sila maniniwala, di ba? Mapapusisa talaga sila. So ayun, and then like ang dami ng counselors na pumasok, and then yung commander niya. So nalaman nila na nagsisinungaling ka, pinatatakpan mo siya. So, paano mo inamin yung totoo? Yun sa commander na po niya talaga. Kasi sabi niya, it's not safe na ang dami niyang buhay na hawak. Tapos, yung pala, pag-uwi niya sa bahay, ganun yung ginagawa niya sa'yo. Pero nakapanganak ka na to na second? No po, I was still pregnant. Actually, pregnant ka? Yes po. So, for the rest of my pregnancy, nagpo-progesterone shots po ako sa hip. Almost every other day para lang ma-retain ko yung pregnancy para hindi po siya malaglag. How's the kid naman? He's okay naman po. He's healthy. Hindi na-affect naman. Hindi naman po. So, ayun, he's happy naman po. So, I had to trade yung buhay namin na yun just for the safety of my kids. So, tumigil siya? He got kicked kasi inimbestigahan po siya. And umamin na po yung mga friends niya na ganun yung ginagawa niya. So, he got kicked out. He got dismissed from the Air Force po. So, patuloy pa rin kayo nagsama? Hindi na po. As in, pag-alis ko po ng hospital, parang napag-isip-isip ko, like, if he could almost kill me once. Kasi, pero sabi mo kanina, tumakas ka. You went to the office. Nasa military pa siya, no? Opo. Ah, okay. So, ito na yung pagtakas mo. Yes po. So, pagkalabas ko ng hospital, talagang napag-isip-isip ko na kailangan ko na. Pero he was in the na house pa rin. Opo. Nung lumabas ka sa hospital, ano Opo. Sabi niya sa'yo? Kala niya okay na. Opo. Pero, So, parang pinadama ko muna siya. Pinadama. Pero hindi ba siya,
sobrang galit sa'yo? Kasi syempre, nagsalita ka na, umamin ka sa... Hindi pa po niya alam yun. Niya it was for my protection na hindi nila dinitain siya until umalis na po kami. Okay. So that night, nung pag-uwi mo, may peer ka pa rin. Opo. Diba? Yes, of course. Kasi parang kahit magtaas lang ng boses, hindi mo alam. Because he's big, he's a lot taller than me. He's 6 okay. plus. Of course. Pero, ito kasi, so, gano'ng kakatagal sa hospital? I was just only there overnight. Overnight. Opo. So, nung lumabas ka, hindi niya alam na nagsalita ka na. Opo, hindi po. So, pero tinigilan ka niya, hindi ka naman niya binubugbog. Hindi na po. Well, when I got out of the hospital, parang, of course, overnight ka lang sa bahay. Opo. So, eto, ang sinasabi mong baby is yung panganay. Opo. Magkasunod lang yung dalawa. Yes, okay. So, kasama ko siya sa ER. I actually have pictures na siya lang yung kasama ko sa ER and he's super liit pa. Baby pa talaga. Opo. And my gosh, tapos buntis ka. Opo. My gosh, parang, ba't hindi mo sinabi sa parents mo? Kasi sure, ang iniisip ko, like, what if... Punta sila kaagad dun sa'yo. Oh. What if magbago siya? And then, iba na yung tingin... Gusto mo pa siyang bigyan ng chance? Dati po. Yes, dati. Yeah. Kasi, for like... For the sake of the... The family po. Opo. Kasi laging iniisip ko, like, I didn't want my kids to grow up in a broken family. But naisip ko rin, and like, in the later parts, na it's better to grow up in a happy family rather than... miserable. Yeah. Laging nag-aaway. Yeah, mga ganun magsasama po. Kayo for the sake of the children, pero mas maapektuhan sila dahil nakikita nila yes. kung anong ginagawa sa inang father, di ba? Yes po. My gosh. I'm so sorry to hear that. Yeah, hindi ko alam na battered wife ka. So, anong sabi ng parents mo? When they found out. Yeah, kasi, di ba, tumakas ka lang, sabi mo, you're not telling them. Pagdating mo sa Chicago, ayun, I started telling... And buntis ka nag-drive. Yes, and actually, I was breastfeeding. So, I would stop every 2 hours to breastfeed. So, more than a day ang inabot mo. So, I started telling them a little bit. Kasi, when I got to Chicago, I still was kind of in denial pa po ako na parang, aalis na ba talaga ako or mag-aayos do I just kayo. Opo, so parang magbabago siya. Opo, kasi yun yung palaging every time na mananakit siya, the next day magsusuyo siya, bili niya ako flowers and gano'n, super sorry siya, sabihin niya nakainom lang siya or gano'n. And then so ayun, naisip ko baka magbago pa siya with therapy and everything, but ayun, hindi na po talaga. So I just decided to stay in Chicago for, yeah. When your mom and dad found out kung ano sinapit mo sa ex-husband mo, ano naging reaction nila? They were, of course, they were hurt, they were angry. Talagang, they were the ones that said, no, kakayanin mo yan kasi you have everybody with you. So, that's the only reason. Hindi naman yung support group mo. Opo, that's the only reason na nakaya kong mag-isa or like nainiwan ko siya kasi they supported me through and through. So kanina kasi, before the interview, no, nang dumating kayo, sabi ko, my gosh, she's married, she has 3 sons, pero parang stage father and mother, kasama pa rin, di ba? Yes po. So, kanina gusto ko silang biruin, pero now, I kinda understand kung bakit ganun sila ka-supportive. Kasi nakita ko the way ng pag-aasikaso nila sa'yo nung kumakain tayo sa baba din, kahit nung mini-makeupan ka. Apo. Oo, kasi yung dad mo nga, parang gusto niyang siya mag-makeup sa'yo. para maging light lang. No? Pero yun, sabi ko, ay, misis na siya, bakit ano? Tapos yung pala, nasa dinanas mo. That's why ganun sila kasupportive. Yes po. So, siguro without them, it's really hard for you na maka-recover, no? Opo. I had to, without their support and without like therapy, kasi nag-therapy po ako. Ganun kasi sila sa America, di ba? Na talaga na
di ba? Yung mga iba nga, pag, kahit yung saksi lang sila sa, opo, they're not really the victims, but pinagte-therapy din, opo, sila, di ba? So, without them, siguro hindi ko na-overcome yung anxiety ko. Kasi before, like, may malinig lang ako sumisigaw, medyo nagpapalpitate na ako, nininervous ako. So, ayun. So, how long? How long kayong ganyang situation na sabi mo nga, may sumigaw na, nagpapalpitate, natitense, no? Opo, natitense. How long yun? Taon din po. Taon din. Tapos, they supported you, your, opo, parents? Opo, yes po. No. Of course. So, you didn't work na lang muna? No, I went back to work after I had the baby. After I had yung bunso ko po. Oh, anong work mo that time? Still a flight attendant. Ah, so flight attendant ka na, no? Opo, okay, yes po. But they took care of yung dalawa. Opo, yes po. Mm-hmm. Sila yung nag-aalaga while I'm gone. So, kahit mahirap sa loob, kasi liit-liit pa nung anak mo, but you have to go to work. At least, alam ko naman po that they're in safe hands na. Sobrang alaga sila, like, sobrang love nila. So, Krista, like now, alam ko it's really hard for you. Opo. Siyempre, traumatized ka. Alam ko yung na pag naalala mo na tension ka up to now, ganun. Hindi naman na po. So totally naka-recover ka. I think mga 90% po, kasi there's still days na naalala gusto siya. Ko gusto ko, like, I'm just alone, yung ganun. Ano yun, may mga nightmares ka? Opo. Napapanaginipan mo mga balik. Pati yung current husband ko ngayon, sabihin niya, nagsasalita ako habang natutulog ako or sinusuntok ko siya, like, parang lumalaban ako sa kanya. Pero eto nga, buti ano, kasi syempre yung mga victims ng ganyan, syempre traumatized sila, ganyan, medyo takot sila na magmahal uli, na mag-asawa. Paano dumating itong British husband mo? Anong name niya? London po. London? Apo. Ang bongga. Talagang very British. So, pero ano naman, no? Hindi naman bridge yung kanyang surname. Hindi naman. Hindi. Okay. Ano surname niya? Cray po. Ha? Cray. Cray. Apo, Cray. So, paano kayo nag-meet? Actually, I was single for the longest time kasi ayokong mag-jowa, ayoko. Talagang binuhos ko yung attention ko dun sa mga anak ko and work. And yung kotse namin nung ex ko, yung kung ano yung dinrive ko from Florida to Chicago, every time nakikita ko siya, parang there's something na, alam mo yun, parang may bad vibes. So I kasi actually buha, parang may bumabalik. Opo, so actually napag-decided ko na i-trade in ko na lang siya for something else and something bigger po, like an SUV. So, siyempre, malaki na yung anak mo rin, di ba? Opo, so ayun, he's the finance manager po of the dealership. Okay. And parang na-share namin sa isa't isa that we're both single parents. Single parent din siya. Opo. Ano, battered husband naman siya? Hindi naman po. Okay. So, tapos? Ayun, and then. So, doon kayo nag-meet? Yes po. And then, biro mo, gusto mo to get rid of something na magpapaalala ng past mo. Andun pala yung future. Mamimit mo pala dahil doon sa decision mo, di ba? Opo. So siya yung nag-asikaso sa iyo sa dealership? No, siya po yung parang pinaka-manager. So siya yung pinaka-huli, yung nagsasign. Yung mag-design. Kasi ganito po mga kaibigan, ha, kakaiba sa Amerika yung when you're getting a car, lalo na pag loan siya, di ba? Okay. Nagtatawaran kayo, di ba? Parang your kahit yun ang presyo, may mag-offer ka, di ba? Ganun, magaganon ka ng ganito, ganyan, eto kaya ko, eto yung monthly, di ba? Yes, may sinamahan ako, 3 hours? Oo. Grabe, nag-ano lang sila, 3 hours yung ano lang, di ba? Pero iba, ang dami pang detalye, di ba? Kakaiba ang pambili ng kotse sa Amerika. Unlike here, eto yung presyo, sasabihin sa'yo, I can give you discount, $20, sorry, 20,000 pesos, I'll give you a matting, a seat cover, I'll give you a pre-teen, sasabihin mo, ano ba yan, 3D ba yan, pre-teen, o regular teen, di ba, ganon, regular lang ho, di ba, pero doon talagang grabe, ang tagal, yes, para kayong ano, talagang, basta no, okay, grabe, so, siya yung huling, pero nagkasundo na kayo sa pressure, opo, ng agent, yes, ganyan, po, siya na yung pipirma, yes, eto na yung final step, nung ma-meet mo siya. Opo. Nung ma-meet mo siya, anong sabi niya sa'yo?
Nice to meet you. Ganun lang. Tapos? Ayun, so briefly lang namin na-discuss na yung pala single. Hindi, paano pumasok? Kasi I'm po sure yung... I'm sure na-type ang kanyang kaugan. Para ipaalam niyo sa yung single siya. No, kasi po yung title nung kotse namin na isa. Nandun yung ex-husband ko. Paano yun? So sabi niya, so where's your husband? Hindi niya kasi po muna alam na I was divorced na. So, kasi ang maganda sa mga dealership niya sa Amerika, you can always trade in, mamaminus yun, di ba? Yes po. So sabi ko, well, yung ex-husband ko, sabi ko, I brought the divorce decree. Yung isang kotse namin sa kanya, yung isa sa akin. So, hindi na kailangan ng ano. Yes, kasi nakalagay naman sa decision. Yes po. That's a court decision. Yes po. Court order na po siya. Okay. Yes. So, yun. Ayun na. Hindi na niya kailangan pumirma. Hindi ka na mahirapan. So, nalaman niya. So, sinabi niya rin sa'yo na he's also a single parent. Bakit daw sila nagiwalay ng wife niya? Hindi ko na po inalam noon. Ngayon alam ko na. I don't know if it's mine. Ayaw mo sabihin. Niloko po kasi siya. Niloko siya, my gosh. Hindi natin pag-usapan. Apo. Baka hindi ka na tayo mag-asawa yes, kaya natin. Nga. Oo nga. So, bakit siya nasa Amerika? British siya? Because of his job po. Because of the job. Yes po. Okay. So, parang mas brand yun? Well, he works for Honda po. So, ano kinuha mo? Honda Pilot? Apo. Yes, kasi po. Kaibigan ko may Honda Pilot. Kaya Apo. Alam ko. Wala yatang pilot dito sa Pilipinas, no? Meron? Okay. Meron ng Honda Pilot. Ang bongga. Oo. Tapos? Ayun po. And then he just sabi lang niya. Well, if kinuha you have, niya number mo. Hindi naman po. Sabi lang niya, if you have any questions about the car, let me know. Ano ikaw? Ano naman naramdaman mo sa kanya pagkakita mo? I was just excited about the car. Not about him. No, kasi hindi po talaga ako naghahanap. Wala, like, kasi parang charming ayoko. Charming ba siya? Yes, super. Matangkad din. Anong height? Parang 6. Talaga. Mahilig kasi matatangka. Yes po. So, okay. So, paano yung next contact nyo? Yung pong driver's license ko, hindi niya nakopya. So, pinabalik niya ako after 2 days kasi... Hindi kaya sadya yun. Hindi ko din po alam. Pwede ko sadya yun kasi di mo, bago niya pirma, kumpleto na lahat. Hindi ko sinadya. Hindi mo siya tinanong kasi nandiyan. Tinanong ko po. Sabi niya, lang daw talaga. Baka na-misplace yun. Okay, so talaga pwede naman no? Can you scan it and email it to me? Sabi ko nga po. Kasi bakit nilang pabalikin ka niya? Baka loka. Ako nga nag-scan lang ako sa cellphone ko nga. Kaya ko mag-scan, di ba? So sabi ko nga po, baka pwede na lang yung email. Sabi niya, kailangan kasi nung parang director nila na proof na ako talaga. Talaga, piling ko drama naman. Kakaloka na, napirma na lahat, everything na, di ba, additional na lang yun kung nakalimutan. Alam mo talagang type ka niya. Sinadyan niya yun. Piling ko na Xerox naman talaga yan. Apo. Binigay mo ba nung una? Apo. Una Xerox siya. Drama lang yun, di ba? I went to work. So, lumipad po ako nung... Sabi ko sa kanya, well, I'm in Amsterdam right now, so pagbalik ko na lang. Sabi niya, sige, I'll be here. So, ayun. Bumalik po ako, and then when I got back, he got me my favorite Starbucks coffee. Pareho tayo. Mahilig. Alam mo, diba? But you're not based in Chicago na, no? Illinois ka ngayon, diba? Chicago pa din po. Chicago, Illinois. Oh, yes, sorry. Oh, bongga, magbubukas ngayon November. Yes po. Di ba? Poor story na yes, Starbucks. Makita tayo yes, doon. Yes po. Dating Crate and Barrier, di ba? Yes po. I'm so excited. I'll visit you ah. Yes, please. Pupunta ako. Di pa tayo mahilig sa Starbucks. Ano favorite mo sa Starbucks? Double Dirty Chai Tea Latte po. So with soy milk. Gusto siya. Talagang ano pa. Talaga yung after your ano. Siyempre yung health. Yung soy milk. Okay. Yes, bro. Mas mahal, di ba? Opo, ng konti lang po. Pero yun nga, so, ano nangyari? So, nag-meet na kayo,
binilang kanya ng favorite Starbucks mo. Alam mo, type kanya talaga. Ayun, hindi siya mag-effort na ng gano'n kasi ano? May libreng kape na sa dealership eh. Di ba pati pagkain nga, libre dun, no? Opo. Dati pag nag-ano ko, kailangan kong dalhin yung kotse ng kaibigan ko sa States kasi nakikigamit akong kotse. May pagkain sa dealership, no? Mag-uwi pa nga ako ng mga, ano, mga cookies. Mga muffins. Di ba? May mga apple, may mga ano, may ang daming tubig, bottled water, di ba? Yes, uwi po pa ako, di ba? Yes. Kasi naman yung type ka niya. Pero naramdaman mo yun? Medyo po, nung hindi na niya ako, ano, sabi niya, well, kailan tayo magko-coffee? Ganun. Kasi ako, when I went to, natatandaan ko, sa isang dealership, tingin ang tingin sa akin yung ano, manager. Oo. Tapos, in-approach niya ako, ha? Hindi, wala. This is not a joke. In-approach niya ako. Alam mo, sabi niya talaga sa akin, tirang ko naman daw yung iba. Kasi maraming nagpapaservice ng kotse. Huwag ko daw ubusin yung mga cookies at saka yung fruits. So, sabi ko, nahiya naman ako. So, nilabas ko sa bag ko yung ibang apple na inuwi ko sana. Pero mo, libre na sana ako ng dinner. Kakaloka. Yeah. Tapos masaya ka. Pinapasaya lang kita. Kasi, actually kanina, when you were telling me, nagkukwento ka, yung story mo, super, naiiyak ako. So, parang naalala ko. Kasi, I'm sorry, ha? No, okay. Iwanay din kasi ako sa husband ko. Oo. Battered, ano ako. Oo. Hindi ako pinapakain kaya pumayat ako. Hindi. Pero, yun nga. Pero, eto, syempre, it's a serious, ano, pinapaano lang kasi, nakakaiyak yung kwento mo. Pero, naiiyak din ako at the same time kasi parang, ang saya na, you wanna get rid of the car na nagpapaalala sa iyo ng pinagdaanan mo sa first husband mo. Pero nakilala mo yung eto na yung magiging second husband mo na nagpapasaya sa iyo ngayon. Opo. So, nag-date na kayo tapos? Ayun, we were just, every time when I'm at home na hindi po ako nasa work, we're together. Ayun, hanggang sa, hindi na niya ako talaga pinakawalan. Ang bongga. Pero syempre, eto, usually, hindi lang yung mga tao mismo na battered, yung ano na nagdadala nung bigat ng problema. Syempre, anong naging reaction ng parents mo na, eto, you're dating again. May na-meet ka. Syempre, like, nakita ko kasi yung pagiging maasikaso nila sa'yo. Sila yung ano, natatakot for you. Yes. Anong sabi nila? Ayan ka na naman. No, but I think they knew it was time na din. Kasi when I'm not at work, nasa bahay lang ako. Pero ano, yung tatay mo ba hindi inimbestigahan? Medyo po. Oh, kulang na lang, ano. Kasahan ng baril sa harap. No, I'm just kidding. No, they're supportive naman po. Kasi they see how happy I am. And before po kasi, talagang super loner ko. Like, hindi na ako nakikipag-socialize. Like, sabi nila, kailangan mo ng friends. Yung outside of work, yung gano'n. Ngayon, like, before, parang I got really fat. Like, I gained really a lot of weight. Talaga, bakit tumingin ka sa akin? No, hindi naman po. Tumaba ka. No. Parang na-hurt ako. Parang I wanna walk off. Realize ko na mataba tuloy ako. Hindi po. No. Kanina yung tatay mo nang kukwento kung paano siya pumaya, talagang parang kinukumbinsya siya akong bumili ng iniinom niya inahalo sa tubig. Talagang the way ng pagkukwento niya, parang talagang kinukumbinsya niya ako. Sabi ko na nga ba, dealer siya nung iniinom niya ngayon. Diba? Tsaka talagang ako pinintirian niya sa mga kausap niya. Ang dami namin mataba dun sa dressing room, including the makeup artist na taga Kat, Group of Salon, International Group of Salon, diba? Pero, yun nga, ano yun? Pababa daw yung sas kasi yan. Oh, ang ganda ng sas mo. Thank you po. Oh, napansin ko, sastre bang gumawa niya? Hindi ko rin po sure. Na-happy ka ba the way
na in-interview kita. Yes po. Parang piling ko na pasaya kita. Yes po. Oh, hiningil ako ng talent. Ito klaseng magpa-ano, habang ano-ano ka dyan, emote na emote, diba? Talagang, iyak pa ako ah. Effort yung pag-iyak mo. Oo. Pero yun, okay, yan. So, okay, so nagde-date kayo, yung parents mo later on naging supportive na rin. Yes, after, syempre, duda sila sa una, di ba? So, gaano kayo katagal nag-date? Huwag kang galaw ng galaw, kung tama yung ano. Sorry umiingay po. Baka sabihin may binubugog sa, may battered ano, di ba? So, gaano katagal ang ligawan? Siguro mga 6 months. Tapos, kinasal na kayo? Apo. Then, sa kay kinasal? Sa Chicago lang din po. Oh. So, parang, ano lang, civil. Ah, ano civil. Lang. Opo. So, tsaka na po yung totoo. Kasi yung before, like, super bongga yung wedding. Nga naman. So, so na-uwi ito. Nauwi sa wala. Yes. Oh. Pero, sandali. Okay. May isang anak na kayo, di ba? Yung pong third. Yung third sa anak ngayon. Yes, wala pa kayong sariling anak. Pero gusto niyo magkaroon ng sariling anak na. Ako po ayoko na. Siya, gusto po gusto po niya. Pero, so, anak din ng touring mo sa inyo na yes, kanila? Yes po. Bunga. Well, half and half po kasi yung custody. Ah, so, pinapahiram niya rin. Opo. Pero yung mga anak mo, sa akin kasi, po. Kasi, syempre, yes, yung istorya, di ba? Yes po. Pero, di ba parang after, in the States, parang after, pag 13, pwedeng mamili yung ano? Opo. Without court, ano na, di ba? Yes, na pwede po. Siyang, if gusto niyang sumama sa tatay later on, yung mga yes, anak mo? Well, they haven't seen yung dad po nila, yung bawal. Biological dad po nila. Is it bawal? No. Nagbawal? Hindi. Hindi naman po. Hindi nag-effort? Hindi lang po siya talaga nag-effort. No, talaga. No financial support, no any type of support. So, sa, for me, okay lang din po kasi parang so tahimik kami. So, may ganyan akong kilala ng isang actress. Ayaw niyang umasa na magbibigay yung kanyang ex-husband para doon sa mga anak nila. Kasi hodang single working mom siya, okay. Hirap siya na anda. Kasi, pero ang lagi niya kasi sinasabi, ayaw niya ng umasa kasi ayaw niyang magkaroon pa ng yung magko-control kasi ganyan yung iba, di ba? If yes. They give you, umasa ka sa kanya, nangihingi ka, parang feeling nila may karapatan pa sila na yes. Babalik at babalik yung parang ko-controlling kanila, di ba? Oo. So, mas gusto mo yung ganun? Yes po. For me kasi that way, hindi umaasa yung mga anak ko na makikita siya, tapos baka maglaho parang bula, and then yung mga anak ko yung nasasaktan. Huh? Hindi po, ako po dati tagalaban niya, kaya... so, ayun, ayoko yung masaktan yung kids ko. So, ako na lang yung mag-work. Okay. Gano'n na kayo katagal married ng second husband mo, si one British year guy? Na po. Actually, October 28th, 1 year na po. 1 year na ang bongga. Yeah. October? 28. Sa October 28. Yes. Kaya, kaya abang pinapanood nyo to, nandun na po siya. Okay, dahil tinape ko to. Oo, so October 28, ang bongga. Yes. Oo. So, si London. Yes. Ganyan. Okay, speaking of London, itong pagsali mo sa contest, okay naman sa kanya. He's actually, akala ko po hindi siya magiging supportive. Uh-oh. But, he's so supportive. Yung pag-gym namin and what I eat, siya yung talagang, we became pescatarian, puro fish na lang kinakain namin. So, talagang... Bongga, nakakatulong yun. Kala ko sabi ng tatay mo dahil doon sa iniinom niya, na may pack doon niya. Ako, gagamit na pala niya yun. Parang type niya akong benta. No, like that was a big help po talaga. No, when I started drinking Yoli, I don't know if I'm allowed to say that, but you're allowed to say. No, when I started drinking Yoli, I lost almost 30 pounds. Oh, really? Yeah. Abunga. I don't know if Tito Albert showed you kanina yung picture. I was before and after. Yes, I was really big talaga kasi I started stress eating. And what's stress eating? Yung from the experience before. Okay. Yes, well, and kala so kala ko lang stress ka na naman. No. So now I just want to focus on my health kasi he inspires me to parang
sabi nga niya, like, we need to be healthy for our kids. So I have a question. I'm just curious, no? Sabi mo kasi, stress eating, you gain about 30 pounds, uh-huh. Then pumayat ka ulit ngayon, oo. Sinisingil ba sa'yo ng Delta Airlines yung sa inyo? Hindi naman po. Siyempre, palit ka ng size, di ba? Kami po nagbabayad. Ibayad talaga. Yes po. So, they give us one set ng uniform. Tapos, and then, if you want extra, o tumaba ka. Opo. Ikaw na bahala. Pero di ba yung sa ibang airlines daw, parang, if you, gain weight ng sobra, parang bawal or there's something na, no, not wala sa ganun sa Delta. We don't do ano po, body shaming naman po. Kasi marami po akong katrabaho na. Pero sinasabi mo, we don't do body shaming, parang tumitingin ko sa katawan. Hindi naman. While singing the Hindi naman po. Parang feeling ko binody shame mo. Hindi naman. Are you sure? Yes po. Kasi wanna cry again. Hindi, pero ang saya ko kasi, kanina kasi while you're talking about your experience, you're being battered white, tama bang English ko? Napapa-English ako pag ano. Pero careful ako kasi baka mali ang grammar ko. Kaya mabash ako. Anyways, while you're talking about your being battered white, kitang-kita ko yung lungkot sa mata mo. Okay. Yung grabe. Pero while talking about your new husband, si London, nakita ko naman yung pag nagtutwinkle-twinkle siya. Yes po. You think forever kayo? I hope so. Mahirap po magpa-divorce. How's London as a husband? He's very caring. Super, para po siyang Pinoy. Para siyang, alam mo yun, yung always mabola. Talaga. Yung talagang pinapipil ka niya. Yeah. Like, parang so, everyday sabihin niya, you're so pretty. Super cheesy, super mabola. Ang bongga ni London as a husband. Kumusta naman si London as a country? Nabisita niya na yung London? Yes po. Country na to. Yes. So, na-meet mo na yung parents niya? His mom. Kasi hiwalay din po yung parents. Oh my gosh. Sana naman, huwag na kayo mahiwalay. Oo nga po. Pero yan. Okay. Namimiss mo showbiz? Kasi syempre, sabi mo nga, nung bata ka, wala kang ginawa kundi mag-shooting. Opo. Yes po. Sobra. Talaga. Paano kung isa sa mga anak mo gusto mag-showbiz? I go lang po. Talaga. Malaman nila na. I'll be the stage mommy talaga na. Oh, ilan taon na ba yung panganay mo? 3 po. 3? Ang bata pa pala. So 3, tapos 2. Yes po. Tapos yung anak ni London? 3 din po. 3? So, kasi yung din ang anak mo. Yes po. So, okay. Sa Chicago rin yung ano yung ex ni London? Opo. Talaga. Yes, ano friends na sila? Sakto lang po. Talaga. Sakto yung pagiging friends. Paano pag ano, syempre, di ba sabi mo, palitan sila sa custody ng bata. So, inaantin ni London sa nanay. Meron po silang meeting point. Sumasama ka. Kasama naman po ako. Talaga. Yes. Ano, talagang sinasama ka ni London? Sinasama naman po. Sure depende ka, po sa mood. Minsan po talagang kailangan tingnan. No, hindi po. Joke lang po. Ay, sandali, eto, may advocacy ka about the rights of the women and the children. Yes, bilang sarili mo yon, di ba? Pero ito, bilang Mrs. Grand Universe International 2019, yes, ano naman yung advocacy nyo dyan? Yun po, yung pong women and children. So, ang tama personal advocacy ko po kasi is to help, like, parang give them a voice, parang mental health awareness po. So it kind of correlates with each other. Bongga. Well, ito, single working mom ka, okay naman yung ano, as a stewardess. Opo. Talaga. Mas naman po. Pero paano yun? You're always out. Kasi nagta-travel ka, di ba? Ang ano kasi ang Delta Airlines kahit dito sa Philippines, 'di ba? They Apo, have yes, oo, 'di ba? Oo. Super early ng flight ha, yes, pagpapuntang LA, 'di ba? Yes, oh, tapos baya ano, baya Narita, Tokyo, 'di ba? Oh, Narita, yeah. So, may mga flights ka rin nandito. Yes po. So, I fly Detroit to Narita and then we lay over in Narita. And then sometimes I do Narita, Manila. So,
Ako po yung maririnig niyo sa aeroplano na nagta-Tagalog na. In Tagalog. Kasi opo. Ganun, 'di ba? May English, may Japanese, may Tagalog, yes, 'di ba? Oo. Ang bongga. Diba? Yes. Oh. Paano 'yung pag ano kunyari mag-arrive na o mag 'di ba mag-ano na 'yung ano tawag 'yung pag bumababa na landing na po. Oh, hindi, may sinasabi sila we're not going to 'yung pag mag-ano na de-descent. Tama 'di ba? We're starting our descent, 'di ba? Final diba? Descent na oo. So, paano yun? Nagtatagalog ka? Opo. Paano yun? Sample naman. Sige na. May binabasa po ako na. Di ba yung parang librong ganun, di ba? Minsan mali yung basa ng ano, purser. Yung sa mga ibang airlines kasi purser ang nagbabasa, di ba? Talagang ano, mali ang basa niya. Mukhang inaantok-antok siya, di ba? Pero yung mahabang flights, kala kasi ng iba, hindi sila ano, sa, di ba, pag, sakay, mag-aasikaso kayo after less than 2 hours, magsiserve na ng food, di ba? Yes, after that, yung kalahati ng crew, matutulog, di ba? Lalo na pag mahabang flights, yes, di ba? 4 hours, di ba? 4 hours po, oo, yes. Oo, di ba? Oo, usually, di ba? Mag-beauty sleep actually, po na kami. Actually, dati kasi ako stewardess, kaya ano, so, natanggal ako, sumod ng ano. Kasi ang mahal naman ng ano, mahal ng uniform, ayoko na magbayad. Papalit-palit. Ayun niyo po nag-a-announce sa mga binibini. Hindi, pero ito, ayun, wala ako. So, yun, so, ang bongga rin ng cabin nyo, no? Yung tinutulugan nyo. Minsan sinama parang, ko na isang purser, pinakita sa akin. Parang ano po, so, bunk beds. Oo nga, pero at least diretso, yes, di ba? Po. Para kayo na sa business class kasi mas bong, yun nga talaga, diretso talaga, di yes, ba? Po. O ano mga privilege sa mga ano, ng mga stewardess like you? Siyempre, Delta Airlines, ang bongga. We get to fly for free anywhere in the world. Okay naman po yung... Kasi, okay, bukod sa lumilipad kayo, stewardess, may times na, ilang times in a year na pwede kayo na international, or, tapos may ano kasi, di ba, may local, di ba, pwede kang lumipad na ila, o, di ba? So, ikaw, as Delta Airlines stewardess, ilan yung international mo allowed? Na hindi kasama sa trabaho? Unlimited po siya. Unlimited? Yes po. Basta, talaga, ang yes, bongga. Po. Pati yung local doon, unlimited, ang bongga. Yes, kasi for me, I fly from Chicago to Detroit to go to work. Mm-hmm. So, kasi sa Detroit ang ano, di ba? So pinaka-hub nyo. Opo. Tama ba yun? Yes po. Kasi baka mali, nabasa ko lang somewhere. Yes, pero yun nga, what do you call this? Yung... Tapos sa'yo, extended sa ano immediate family mo, yes, diba? Po. So, yung husband mo, flies for free also. Mm-hmm. My kids. Kids. Parents mom mo. Mom and dad, yes po. Ang bongga. Kahit sa Pilipinas, nakaka-uwi sila libre. Yes po. Eh, bakit ibang airline sila ngayon? Kasi ayaw po nila nagsa-standby. Gusto nila yung... kasi nga, hindi ka pwede ka ma-bump off. Kasi ano, yes, di ba? Non-revenue. Yes. My God. Ganyan-ganyan yung kaibigan ko. Sinama siya ng ano. Di ba may parang body pass. Opo. Ng, my gosh. Na ano siya, bump off siya sa Maui. Bumili na lang siya ng ticket. Opo. Na ilang araw na rin siya pabalik-balik sa airport. Nakaloka, di ba? Hawaiian Airlines, di ba? Baka yes. Loka. Pero ayun nga, pero ako, honestly, Krista, when Albert Medina Sunga first told me kung pwede ka lang mag-guest dito, sabi ko, ano kayang interesting sa kanya aside from na-crown ka nung September 26 at Mrs. Grand Universe International 2019 na yes. Ang haba-haba na binabasa ko, buti na nandiyan sa SAS, di ba? Or hindi ako nag-backel, di ba? Pero yun nga, sabi ko, ano kayang interesting sa babaeng to? Pero yun nga, hindi ko, kasi hindi siya kwento di ba? So hindi ko akalain na super makulay ang buhay mo na marami tayong mapupulot from being a child star na nag-migrate sa Chicago and maging butter wife na talagang bugbog sarado na yes. Pinagtatakpan pa yung asawa, which is ganun talaga yung mga asawa na mga nasa service ha, kasi nga gusto nila libre makapag-aral, ayaw nila pag natanggal mawawala yung mga privileges, diba? Oo. Pero yun nga tapos hanggang ngayon nga, nakikita ko na masaya ka, bumangon ka, nakapag-asawa ka. Yes, oo, di ba? Ang ganda ng storya mo. Thank you. Okay, before we end, gusto ko lang tanong, paano pag one day may
ano, napanood to istorya mo, gusto mo, gawin natin ano, pelikula or miniseries, ganyan, okay lang sa'yo. Okay naman. Kasi makakapagbigay yes. ka ng ano eh, aral, di ba? Maraming mapukulit na aral sa buhay mo. Yes. Gusto ko kasing ma-realize ng mga ibang tao, ibang babae, or ibang tao na may second chances yeah. po sa buhay. May third, may fourth. Every kasi, time. Kasi, nung una sinabi mo nga, parang ayaw mo na, parang hindi ka makarecover ka agad, okay. di ba? Pero, eto ka ngayon, di ba? Sumali ka pa sa isang beauty contest. Yes. Ang bongga, di ba? I wanna inspire kasi yung mga, they can get out of, pwede mong labasan yung situation na yun eh. Mm-hmm. Kasi dati feeling ko, hindi ko na kayang lumabas dun sa situation na yun. So, tatanggapin ko na lang, pagtatakpan ko na lang, but kaya pala. And marami palang nagmamahal and susuporta. And syempre, dahil nga sa bagay na yan, ako, I'd like to congratulate you. Thank you po. Kasi nagawa mong tumayo, maging matibay, yes, para na rin sa mga anak mo, di ba? Yes, para sa mga taong nagmamahal sa'yo, yes, para sa stage parents mo dito. Yes, de, pero ako, believe ako sa kanila. Kasi, sobrang supportive sila sa'yo. Yes, alam nila yung pinagdaanan mo, kaya nandyan sila palagi, di ba? Yes, po. And tito, supportive yan when, nung medyo like, anxieties. Umakyat ako ng bundok kay Wang Od. Hinaalagaan nila yung baby ko habang nandun ako kay Wang Od, nagpapatanto. Or whenever I go. Ah, talaga nagpatanto ka? Yes po, I have dito po sa legs. Wang Od po. Or bongo. When I go diving, kasi I'm a professional scuba diver po. So, sila yung nag-aalaga sa beach habang nagda-dive ako. Sa mga anak mo, nandun po, with yes, them. Po. Oo nga, baka akalain yung beach ang inaalagaan. Hindi naman. Mga anak mo. Yung mga anak ko po. Yes, pero syempre, maganda rin mag-alaga ng beach. Yes, no? May ganun ka rin abo kasi yung namumulot ka. Yes po, and we only use reusable straws at home. And we don't, ano yun, yung metal? Yes po, and we don't use plastic. I have plastic. That eh. Yeah. Alam mo kasi, si Richard Gutierrez, lagi akong pinapagalitan. June, ang hilig mo sa Starbucks. Yes, huwag ka na yung, ano, yung mga plastic yung mga cup nila, yes, di ba? Just sabi bring nga, your own tumbler. Yeah. Oh, tapos minus 5 pesos dito sa Manila, yes, di ba? Bongga, yes, di ba? Nakakatipid ka na, nakakatulong ka pa sa environment. Yes, kasi pareho tayong mahilig sa Starbucks, kaya we have to do that. Yes, diba? Ang lungkot po kasi, like even when you're 50 meters underwater, makikita mo yung mga plastic, yung mga ganun. So, nakakaawa. Kaya nga minsan pag ano, pag kunyari, nagpapa-take home ako ng mga pagkain. Okay. Tapos, sasabihin ng waiter, bibigyan ng waiter, plastic. Okay. Para, sabi ko, oh my gosh, sabi ko, wag na po plastic. Okay. Kasama ko na po si Albert. Plastic na po yung kasama ko. Hindi, pero ano, di ba? Pero nakakatuwa nga na maraming restaurants ngayon, yes, no? Talaga mga paper bags, yes, di ba? Talagang makikita mo yung mga straw is made out of paper, no? Paper, di ba? Yung paper metal, straw. Bamboo. Oh, oh. Mga yes, kaibigan po ko, nakakatuwa. Talagang, at ang natutuwa ko, eto ha, may isang kaibigan talaga ako na talagang dala-dala niya lagi yung yes, metal straw. Yes, kasi po, sabi niya, kahit sabi mo pang maliit na bagay yung isang straw, yes, pag maraming beses kang gagamit niya, nakakaano talaga, di ba? It accumulates diba? Oh, po. At saka hindi talaga siya na ano, di ba? Hindi po siya talaga natutunaw na ano, di ba? It takes centuries sometimes. Oh, tapos, underwater po kasi yung plastic bag, kahit po yung sando bag, to turtles, to mga... Oh, ang dami namamatay. Yes, di ba may balyena lang lately, yes, namatay somewhere kasi... Nakita sa ano niya nang may mga plastic, yes, siya nakain, di ba? Yes po. Mm-hmm. So, that's why in Batangas, we always do cleanup dives. Ah, nice, no? So, yun po yung, ano, medyo maano po kasi ako sa nature. Kaya either nagmo-mountain climb ako, I go to Wang Od, or I'm like deep underwater. Yun po yung mga ginawa ko, so mga nice, stress diba? Reliever. Ganda ng, at saka,
ang maganda sa iyo, hindi lang basta stress, dati stress reliever siya, pero ngayon parang advocacy na siya. Yes, kasi nagtatanim ka rin sa ng mga puno. Yes po. Oh, nagawa ko 'yun eh. Sumama ko kay Richard Gutierrez dati kila Rupa. Nagtanim kami sa dyan sa may Rizal. Yes po. Kasi we have a foundation po here in the Philippines. It's Deo Kid Foundation. And we support indigenous mga indigenous kids. So either mga chinelas lang kasi those little nice things. Ano pangalan ng foundation again? Deo Kid Foundation po. Deo Kid. Yes po. And Pusong Biochem. Oh, nice. Next year 50 na ako. I'm putting up my own foundation. The June Lalin Charity Begins at Home Foundation. So bongga yan, di ba? Hindi, joke lang. Pero ako, I support, I really help my friends na yes, may ganyan na kasi it's really nice, lalo na sa environment. Yes, kasi po, nakikita mo na minsan pag nasa eroplano tayo, di ba? Yes. Makikita mo pag yung pababa na, yes, yung kitang-kita mo yung ano, no? Yung pollution, yung, yes, yung nakikita mo na parang mga haze ba tawag doon? Yeah, tawag doon, di ba? Yung mga smog. Oh, smog. Di ba talagang kitang-kita mo na, yes, talaga it's so disappointing na, yes, instead na makita mo yung kagandahan dahil pababa na, di ba? Ah, nakikita mo yung gano'n na alam mong sobra na yung, yes, ano, yung smog, di ba? So, kailangan po yung change pero, talaga. Should start within us. Yeah, so should start like kahit one person at a time kasi in the end parang we all come together. Oh, kunyari ikaw, kunyari may ilan nakapanood nito sa atin na dahil pinag-uusapan nga natin yung environment, di ba? Yung ilan sa kanila matuto na, ay, reusable cup na lang dalhin ko pag mag-Starbucks, yes, di ba? May metal store na lang ako, yes, di ba? Ma-realize nila may 5 peso discount pala, yes, kasi, di ba? And pag medyo malaki yung tumbler mo, mas malaki yung, or mas madami yung mabibigay sa'yo. Yeah. Ganun ba yun? Hindi naman, yung iba tinatansya. Sa, ano sa Amerika kasi sa they don't really care. Opo. Kahit if you order short or ano, opo, so or tall, opo, talagang pang 20 yung ano mo, talagang pupunuin nila. Eto nga kasi dito wala 30, di ba? Opo. Yung super, opo, mas yung malaki super sa 20 sa Amerika. Opo. Pag kahit ganun pa kalaki yung ano mo, talagang pupunuin nila, di ba? Yes. Pero ang binayaran mo short, opo, or tall, di ba? Anyways, mga kaibigan, yan ang ganda ng chikahan namin ni Mrs. Grand Universe International 2019, Krista Papa. Alam mo ha, may mga nakalimutan akong gusto itanong sa'yo dahil marami kang mga papang kamag-anak. Si Arnel Papa, yes, di ba? Ang po galing niya maggawa ng mga accessories. Si Tita Annabel Ramos, gusto siya, di ba? Actually, Tita Annabel gave us the tickets for Miss World. Miss World, yes. Bigay rin ni Arnold Bigapria yun. Anyways, mga kaibigan, maraming salamat sa panonood nyo ng Anything Goes. Pero syempre, nais namin pasalamatan si Sir Warren of Cut of Incarnation Group of Salon, Gatchalian Lechon, located at EDSA Corner, Mayon Street, Mandaluyong City, with phone number 660-7788-660-0011-0949-994-3180-0923-724-6700. Yan. Maraming salamat, Gatchalian Lechon. Kahit hindi po tayo nagkasundo sa offer nyo sa akin na ako mag-endorse niyan at ilagay niyo ako doon sa umiikot doon sa shop niyo diyan sa EDSA, di ba? Oo. Pero siyempre yan, yung Incarnation Group of Salon nga, thank you Sir Warren. Sino ngayon nag-makeup sa atin? Hindi ko tandaan ang pangalan. O next time ko na lang babanggitin. At siyempre, Krista, maraming salamat kasi kahit binalikan mo yung mga panahon na sinasabi nga, butter wipe ka, opo, na i-share mo sa amin. Nagkaroon kami ng lessons also. May mga natutunan kami sa'yo. Yes. Maraming mga bagay. Hindi lang yan, kundi pagiging advocate mo rin sa iba't ibang mga bagay. Siyempre, yes, lalo po na sa ating kalikasan, di ba? Yes. And siyempre, good luck sa pagiging Mrs. Grand Universe International 2019. Thank you so much. And of course, being FA of Delta Airlines, yes, di ba? Sana masakyan kita para marami kang bigay na pagkain. Sige sa akin. Mga kaibigan, isang edisyon na naman po ng Anything Goes na napanood nyo. Maraming salamat.